Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulong tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa iyong tulong ay iyong subaybayan. Upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, iniibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumatalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon ilalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya pipiliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaak, at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ulitin po natin.
Mapalad ang umaasa sa Panginoon, Twina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundin niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nagsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, Twina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, Twina. Ngunit ibang-iba ang masasamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipadpad kung hangin umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, Twina. Magsitayo po ang lahat. Uy kamuy aming diringgit, uy kamuy aming susundin, uy kamuy aming tutup. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po pong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana po ay hindi natin nakalimutan at hindi natin agad-agad na isantabi ang diwa ng ginanap natin kahapon na Miyerkules ng Abo. Bagamat wala na yung mga abo sa ating mga noo, pero ito po ay dapat na tumitimo sa ating mga puso't isipan. Nasa panahon na po tayo ng Kwaresma. So, ano man ang ating mga gagawin, laging isaalang-alang kung ano ang hinihingi sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Bagamat, sabi nga, kung gusto ninyong makiisa, kung gusto ninyong sumunod, kailangan mong magdesisyon. Hindi pwedeng pabago-bagong desisyon. Ngayon mabait ako, bukas hindi. Ngayon hindi ako mabait, bukas magbabait-baitan na ako. Hindi po pwedeng ganon. No? Kaya nga, maganda itong paalala sa atin ngayon. No? Sabi nga sa unang pagbasa natin sa aklat ng Deuteronomy, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Wala namang pumipilit. Walang pipilit sa atin. Ano nga bang pinagkaiba natin dun sa mga nagpalagay ng abo sa mga hindi nagpalagay ng abo? Ang mga nagpunta ng simbahan kahapon,
Samantalang marami din, abala din sa mga pagtatrabaho na parang walang alam sa nangyayari, no, sa panahong ito ng Kwaresma. So anong pinagkaiba naman natin doon sa kanila? Mas mabait ba tayo kumpara sa kanila o paano ba? So, ano ang pasya na ating gagawin? Tayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Pumili ka ng mabuti. Magdesisyon ka ng mabuti. Dahil ang sabi din ni Jesus, ang sino man na nagnanais sumunod sa Kanya, kung gusto nating sumunod sa Kanya, ito yung Kanyang paalala, matutong limutin ang para sa sarili. Pasanin ang krus araw-araw at sumunod sa Kanya. Isang desisyon na kailangan nating gawin. Hindi tayo sunod lang ng sunod na parang wala lang. Wala lang tayong magawa kasi wala na tayong trabaho, retired na, iwalay sa asawa, wala namang mga anak. So dito na lang ako. Malinaw ba sa atin yung ating sinusundan? Malinaw ba sa atin yung ating ginagawa? Isip. Kasi ang kakahapon, di ba, no? Ang pinaalala sa atin, kung magkakawang gawa tayo, maglilimos, mag-aayuno, magdarasal, tiyakin na hindi lang ito pakitang tao. Nagkaroon tayo ng ngayon, no? Sabi nga, bakit ba tayo nagpa-fasting? E pag nagpa-fasting, ang paanyaya sa atin, huwag mong isipin yung sa sarili mo. Hindi yung kung ano ang matatanggap mo, kundi kung ano ang pwede mong i-give up, ano ang gusto mong i-renounce, ano ang gusto mong iwan para ito ay may maibahagi ka sa iba. So iniisip mo kung ano ang pwedeng alisin sa iyo, kung ano ang pwedeng mawala dapat sa iyo para magkaroon ang iba. Mahirap po yung magiging dialogue natin, paano naman ako? Eh kung susunod nga tayo kay Kristo, hindi nga dapat ito pumapasok sa ating isipan, paano naman ako? Kasi ang isip natin, paano sila? Ano ang pwede kong gawin sa kanila? Hindi yung kung ano ang ibibigay nila sa akin, ano ang pwede nilang o dapat nilang ginagawa sa akin, kundi kung ano ang dapat kong ginagawa para sa kanila. Wala lang. Tulog lang. Tulala. Kaya nga, lagi, no? Meron tayong 40 araw para sa ganitong mga pagninilay. Inaanyayahan tayo sa mas malalim na pagsunod kay Kristo. Lino, sabi ni Kristo, kung ibig ninuman, ikaw ang magpapasya. Gusto mo ba o ayaw mo? Pero kung pipiliin natin si Kristo, malinaw sa atin, ito ang dapat nating gawin. So, huwag tayong mag-alala dahil pagdating naman ng wakas, pag natapos natin at nakasunod tayo kay Kristo hanggang sa dulo, hindi naman tayo, kumbaga, hindi ito mauuwi sa wala dahil walang katumbas na biyaya ang ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? Tinatawag tayo ng Panginoong Jesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Bilang mga kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, pagkus ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ang kanilang mga naunang pumanaw ng mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit sa magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulugtin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng nisang pasasalamat, special na intensyon, agar ang paggaling ng mga may sakit at ang kaligtasan ng lahat ng mga nasa Turkey at Syria na nakaranas ng lindol. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po pong lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik tungkuling na banal. Buksan ng aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan.
Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buong kababahan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin.
pagpapatawad namin sa nagkakasala sa kaming ipahintulot sa tukso at iadyam mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kunin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumai inyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus, dakila ka sa iyong papakasakit, iyong nagkampanan, utos ng Ama sa langit, hirap ay tiniis nang dahil sa salang labis, pinasan ang krus na pilit nang dahil sa pag-ibig. Manila.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay sarinawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Good morning po, Father. Ang sinuman ang namuhay para sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na